Saglit, Athena! Napatigil sa paglalakad si Athena nang tawagin siya ni Pogge. Napatingin na rin tuloy ang pinsan niya at si Sandro sa binata. Medyo nauuna na ng ilang hakbang sila Sandro at ang pinsan niya papunta sa kanyang bahay. Bakit? Where this? Kunot noong sabi ni Pogge bago nito hinubad ang basang itim na t-shirt. Ito mismo ang nagpatong sa dalawang balikat ni Athena na parang tinatakpan nito ang kanyang dibdib. Bakat ang dibdib mo? Maiba tayong mga kasama. Sambit ni Pogge bago ito kunot noong tumingin sa kanya, samantalang napangangalang siya ng ilang segundo dahil sa nakakabigla nitong pag-aalis ng damit. Para kasing bumukas ang langit nang mag-alis ito ng t-shirt sa mismong harap niya at wari bang nag-slow motion ang bawat kilos nito. Nakakapaglaway ang kagandahan ng katawan nito. Nakita na niya noon ang kakisigan nito, ngunit iba ang epekto ngayon sa kanya. Kahit umuulan, ay parang nakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Salamat! Iyon lang ang nasabi niya at hinawakan ang t-shirt nitong nakapatong sa harapan niya. Hindi niya naman kasi alam na bumabakat ang dibdib niya sa basang-basang t-shirt niya. Mabuti pa si Pogge, napansin iyon? Tika, tinitignan ba nito kanina ang dibdib niya? Iyon ba yung crush mo? Tanong ni Pogge, pagkatapos nitong ituro gamit ng nguso nito ang lalaking katabi ng pinsan niya. Hinihintay sila ng dalawa. May mga payong ang mga ito dahil ayaw magbasa sa ulan. Dati lang yon, tara na, para may paliwanag ko rin kila kuya kung bakit ka napadpad dito sa isla. Huwag, ayoko pang umuwi. Binigyan niya ito ng di makapaniwala na tingin. Tama ba ang narinig niya? Ayaw pa daw nitong umuwi. Ikaw talaga, Pogge, nagpapatawa ka pa dyan. Mabuti nga napaaga si kuya sa pagpunta rito eh, para maihatid ka nila sa pamilya mo. Insan, tara na! Naputol ang pag-uusap nila ng binata dahil sa sigaw ng pinsan niya. Oo kuya, ito na! Sigaw rin niya. Walang nagawa si Pogge kundi sumunod sa kanya. Muli pa nitong hinawakan ang kamay niya habang papunta sila sa kanyang bahay. Nagtataka man ay hinayaan na lang niya ito. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay naroon na nakaupo ang pinsan niya at si Sandro. Insan, magpalit muna kayo ng damit bago tayo mag-usap. Baka magkasakit pa kayo niyan eh. Sige kuya. Mauna ka na magpalit. Sabi ni Pogge sa kanya at hinatid pa siya nito sa pinto ng banyo. Pagkatapos niyang maligo ng mabilisan ay si Pogge naman ang sumunod na naligo sa kanya. Insan, halika nga dito. Tawag sa kanya ng pinsan niya pagkapasok pa lang ni Pogge sa banyo. Lumapit naman siya sa pinsan niya. Napakasuplado naman ng lalaking yon. Parang may galit sa amin eh. Kung makatingin, akala mo kung sino eh. Pabulong na sabi ng pinsan niya sa kanya. Pasensya ka na kuya, ganoon lang siguro siya kasi hindi niya kayo kilala. E sino ba yon? Nobyo mo ba yon? Ikaw ha? Nagpapapunta ka na pala ng lalaki dito. Hindi namin alam ni tatay ah. Dalaga na pala ang pinsan ko. Haba ng hera. Napakunot tuloy siya sa kanyang kilay. Paano ba niya sisimulan ipaliwanag? Hindi natin siya matapos maligo. Oh, ayan, tapos na agad maligo. Ang bilis palang maligo niyan, daig pa ang sisiw. Lumayo naman ang pinsan niya sa kanya para makabalik ito sa kinauupuan nito. Naparlingon rin tuloy siya kay Pogge nang lumabas ito ng banyo. Mukhang nagmadali talaga itong maligo. Madalas kasi ay halos isang oras ito kung maligo eh. Napansin niyang medyo nakasimangot si Pogge dahil walang kangiti-ngiti ang seryosong mukha nito nang lapitan siya nito. Anong problema nito?
hindi ba dapat ay masaya ito na makakabalik na ito sa pamilya? Mag-usap na tayo nila kuya para tulungan kanila. I still have 2 weeks, Athena. Ayoko pang umuwi. Kunot noong sabi nito sa kanya. Narinig naman iyon ng dalawa at napabulong pa ang makulit niyang pinsan kay Sandro. Ay, narinig mo yon? English speaking. Aba, saan kaya nakilala ni Insan yan? Bulong ng pinsan niya kahit narinig rin naman nila ito. Bumulong pa, parang nakalunok naman ng mikropono. Hais! Anong ayaw mo? Hindi pwede. Pagkakataon mo na ito para makatawid sa kabila. Ayoko pa, Athena. It's too early. Hindi pa ako handa. Nakikiusap ang mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Tika, parang nakikilala kita. Pamilyar yung mukha mo. Singit ni Sandro sa pag-uusap nilang dalawa kaya sibay silang napatingin dito. Kilala mo siya? Tanong niya kay Sandro. Parang siya kasi yung doktor na ibinabalita sa TV. Kamukha niya yon. Pinaghahanap siya ng pamilya niya dahil nalunod daw siya sa dagat malapit dito sa kinaroroonan natin. Kaya naging malaking balita yon sa buong Pilipinas. Ang alam ko, taga Manila siya. Naaalala mo ba, Rad, yung balita? Di ba parang siya yon? Nanlaki ang mga mata ni Athena dahil sa kanyang narinig. Ay oo nga, siya nga yon. Pagsang-ayon naman ang bida-bida niyang pinsan. Napatayo pa ito at overacting na pahawak sa bibig nito na parabang gulat na gulat. Kika, huminahon kayong dalawa. Hinila niya ang kamay ni Pogi papalapit sa dalawang bisita nila. Siya nga yon, grabe Insan, anong ginagawa niya dito? Huminga muna siya ng malalim bago niya sinubukan ipaliwanag ang nangyari. Siguro nga siya yung sinasabi nyo, siguro rin hindi. Pero isa lang masasabi ko, kinapkap ko siya dito sa bahay ko kasi 2 linggo na ang nakararaan nang matagpuan ko siya sa dalampasigan. Akala ko patay na siya noon. Tika nga muna kuya, nak ng tinapa, pakisarado naman muna yung bibig mo, naiilang ako eh. Napakamot pa si Athena sa ulo niya dahil nakatitig ng husto ang pinsan niya kay Pogi habang nagkikwento siya. Para ngayon lang kasi nakakita ng tao ang pinsan niya kung tumingin eh. Agad naman tinikom ng pinsan niya ang bibig nito. Pasensya na, nagulat lang kasi ako. Parang kakapanood ko palang kagabi ng balita tungkol sa kanya eh. Pinatigil na yung paghahanap sa kanya dahil 2 linggo na siyang hindi makita. Bakit mo naman kasi itinago dito, Insan? Ang seryosong mukha ni Pogi ay medyo napapangiti. Mukhang natatawa ito, ngunit pinipigilan lamang. Yumuko ng kaunti si Pogi upang maibulong sa kanya. Magpinsan nga kayo. Bulong ni Pogi sa kanya, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Parang sinasabi kasi nito na kapareho niya ng ugali ang pinsan niya. Sakalin kita dyan ni. Mahinang sabi niya bago siya muling tumingin sa pinsan niya at kay Sandro. Sumeryoso naman ulit si Pogi habang ipinagpatuloy nila ang pag-uusap. Hindi ko siya itinago kuya. Alam mo namang hindi ako makakahingi ng tulong kahit kanino dahil buwan-buwan mo lang akong sinusundo dito para makatawid sa kabilang isla. Ay, oo nga pala no. Wala ka rin palang cellphone. Tigas kasi ng ulo mo eh. Kung may cellphone ka sana, idinatawagan mo ako at natulungan agad natin tong si Pogi. Este, ano bang pangalan mo? Pogi kasi ang tawag sa'yo ni Athena, kaya napapagaya ako. Pogi ang pinangalan sa akin ni Athena. Maiksing sagot ni Pogi sa pinsan niya. Tinignan naman siya ng makahulugan ng pinsan niya. Binibining marot ka rin talaga no Insan. Pero sa kanya ng Kuya Rodolfo niya. Hindi na lang niya pinansin ang pang-aasar nito sa kanya. Hindi naman rin nila pwedeng sabihin na Sandro ang ipinangalan niya dahil nasa harap nila si Sandro. Nakakahiya at parang ayaw rin naman ipaalam ni Pogi iyon sa mga ito. Sa makatawid,
dalawang linggo na kayong magkasamang dalawa dito? Nauusig na tanong ni Sandro sa kanilang dalawa ni Pogi. Doon pa lang siya napatingin kay Sandro. Medyo may feelings pa rin naman siya para dito dahil ito lang naman ang naging crush niya mula noong nagdadalaga pa siya, kaya medyo nahihiya siyang makipag-usap rito. Oo, simula nang mapulot ko siya. Medyo mahinhin na sagot niya kay Sandro. Napansin naman iyon ni Pogi, kaya napakunot agad ang noo nito. Napatiim rin ito ng panga dahil hindi nito nagustuhan ang paghinihin niya sa harap ni Sandro. Lalo na inipit niya pa ang ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang dalawang tinga. May relasyon na ba kayo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Out of topic naman yung mga tanong mo. Tanungin mo lang kami kung ano yung nangyari. Hindi yung kung saan-saan napupunta yung tanong mo. Salag ni Pogi sa tanong ni Sandro sa kanya. Halatang may halong inis ang boses nito. Tinatanong ko lang kung may ginawa ka bang masama kay Athena habang nandito ka. Hindi naman kasi ako katulad mo, ang dumi ng isip mo. Sagot ni Pogi sa lalaki. Napalunok tuloy siya. Mukhang nagkakainisan pa yata ang dalawa. Hinawakan niya ang braso ni Pogi upang pigilan nito sa pagpatol kay Sandro. Tika lang, huwag kayong mag-away. Sandro, walang ginagawang masama sa akin si Pogi. Magkapatid lang ang turingan namin sa isa't isa habang nandito siya. Hinihintay lang namin yung araw na babalik si Kuya Rodolfo para makatawid na siya sa kabilang isla at makahingi ng tulong roon. Hindi niya napansin ang naging reaksyon ni Pogi sa sinabi niyang magkapatid ang turingan nilang dalawa. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Sandro. Kung ganon, isasama na namin siya pabalik. Ayoko pang bumalik. Maangas na sabi ni Pogi habang masamang nagtitinginan ang dalawa. Anong ayaw mo? Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ka na namin para makabalik ka na sa pamilya mo. Bakit ayaw mo? Dahil ba may binabala ka pang masama kay Athena? Sasagot pa sana si Pogi, ngunit pinigilan na niya ito. Sinabi nang huwag kayong mag-away eh. Putol niya sa sagutan ng mga ito. Nakakaloka naman ang dalawang tuinsan, parang magsusuntukan dahil sa iyo eh. Singit ng Kuya Rodolfo niya. Madalas lang talaga itong magpatawa, ngunit hindi naman ito bakla dahil may asawa't anak na ito. Kumain na muna kayo kuya, may lugaw pa dyan, kakausapin ko lang si Pogi. Kinalabit niya ito para sundan siya nito. Sige na insan, nagugutom na nga kami ni Sandro eh. Mabuti pa nga, mag-usap muna kayo. Sinundan naman siya ni Pogi sa likod ng kanyang bahay. Tumila na ang ulan, kaya pwede na silang mag-usap roon. Hinarap niya ito. Seryoso ang gwapong mukha nito nang magkatinginan silang dalawa. Ano bang nangyayari sa iyo, Pogi? Bakit ayaw mong sumama sa kanila sa kabilang isla? Iyon na ang pagkakataon mo para makaharap ang pamilya mo. Tignan mo, pinaghahanap ka na pala ng pamilya mo at nababalita pa sa TV. Hindi mo ba ako mamimiss? Putol nito sa mga sinasabi niya. Ha? Para siyang nabingi sa sinabi nito. Ano daw? Tama ba ang pagkakarinig niya? Nasanay na ako dito. Hindi pa ako handang umalis sa bahay natin. Ayoko pang bumalik kung saan man ako nang galing. I have two more weeks, diba? Bakit parang gustong-gusto mo na talaga akong umalis? May pagdaramdam nitong tanong sa kanya. Napalunok siya at wala siyang masabi sa mga sinabi nito. Kung alam lang nito na mahirap rin para sa kanya ang mawala ito. Hindi naman sa ganon. Mas mahalaga lang sa akin na makilala mo kung sino ka talaga. Mas mahalaga sa akin na makasama mo na ang pamilya mo. Baka sakaling bumalik na ang mga alaala mo kapag makita mo sila. Ganoon lang kadali sa'yo? Naguguluhan siya sa tanong nito. Hindi naman madali sa akin yun, Pogi. Huwag mo na akong tawagin, Pogi. Kuya na lang, dahil sabi mo magkapatid naman tayo.
May halong sarkastimo ang boses nito habang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung kikiligin ba siya. Ayaw ba nito ang sinabi niyang parang magkapatid sila? Hindi ko masabi sa kanila na Sandro ang pinangalan ko sa iyo. Lalong kumunot ang noon nito at parang ang laki ng problema. Maganda nga iyon, makikita mo na ang pamilya mo. Ikaw naman ang hindi ko makikita. Parang tumalon ang puso niya nang marinig niya ang sinabi nito. Pareho ba silang nalulungkot dahil nasanay na sila sa presensya ng isa't isa? Hindi niya tuloy maiwasan umasa. Ano naman? Pwede mo naman akong bisitahin. Hindi ka ba masaya? Makakabalik ka na sa pamilya mo. Maganda nga iyon, napaaga ng 2 linggo para. Ayokong umuwi kung di kita kasama. Ha? Gulat na tanong niya sa sinabi nito. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan bukod sa iyo, Athena. Samahan mo muna ako kahit ilang buwan lang hanggat hindi pa ako nagiging comfortable sa pamilya ko. Ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan ko ngayon. Hep hep hep, ano ulit? Ako? Sasama sa'yo? Tinuro pa niya ang kanyang sarili. Tumango naman ito at hinawakan ang kanyang 2 kamay habang nagpapaawa pa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Oo, sumama ka sa akin. Kailangan kita para mawala ang takot at pangamba ko. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa kalagayan ko ngayon. Alam mo namang wala pa akong naaalala sa nakaraan ko. Hindi ko pa kayang pagkatiwalaan ng ibang tao. Kaya sumama ka muna sa akin kahit ilang araw lang. Please? Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi niya alam ang isasagot niya. Nahahati ang kalooban niya. Ayoko. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwanan ang isla. Kahit ilang araw lang. Please, Athena. Pakiusap nito sa kanya. Ramdam niya ang takot at lungkot sa mga mata nito, kaya naman unti-unti na rin siyang napapayag nito. Ilang araw lang nga, ayoko kasing iwanan ang bahay ko ng matagal . Unti-unti itong napangiti bago siya niyakap ng mahigpit. Salamat, Athena. Niyakap na rin niya ito pabalik dahil kanina niya pa ito gustong yakapin. Kung alam lang nito kung gaano siya nalulungkot sa kaloob-looban niya dahil nasanay na rin siyang naroon ito sa kanyang bahay. Insan, wala bang case? Pero ng pinsan niya dahil nakasilip pala ito sa kanila. Loko-loko ka talaga, kuya. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi at hindi sila magkatinginan ng diretso ni Pugi dahil tila nahiya rin ito sa kanya dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Nagdala ng kaunting damit si Athena dahil napag-usapan na nila ni Pugi na isasama siya nito. Malungkot na pinagmasdan ni Pugi ang bawat parte ng maliit niyang bahay. Napabuntong hininga pa ito. Parang ayaw pa talaga nitong iwanan ang bahay niya. Babalik tayo dito. Makahulog ang sabi ni Pugi bago niya nilang ang pinto ng kanyang bahay. Babalik talaga ako dito dahil bahay ko to, no? Buntong hininga lang ang sinagot nito sa kanya at parang ang bigat-bigat ng loob nitong lisanin ang bahay niya. Naglakad na sila patungo sa kinaroroonan ng bangka. Malalim ang iniisip ni Pugi. Parang ang lungkot-lungkot nito. Sa lahat naman ng umuwi sa pamilya ay ito ang pinakamalungkot. Habang inaayos naman ng pinsan niya ang bangka ay nagpatulong ito kay Pugi. Sinamantala naman ni Sandro ang pagkakataon para lapitan siya at kausapin. Bakit ka sasama sa kanya? Hindi mo pa siya gaanong kilala, Athena. Ilang araw lang naman, naiintindihan ko rin kasi siya. Alam kong wala siyang ibang pinagkakatiwalaan sa ngayon kundi ako lang. Kahit na, baka kung ano pang gawin niya sa'yo. Sa loob ng 2 linggo, magkatabi kaming natutulog. Kahit isang bisis, hindi niya ako sinubukang bastusin. Mabuting tao si Pugi. Medyo naiinis niyang sabi kay Sandro dahil masyado itong mapanghusga kay Pugi.
Wala lang akong tiwala sa kanya, kaya mag-iingat ka sana. Athena, tara na! Kunot noong tawag sa kanya ni Pogi. Nakita kasi nitong kinakausap siya ni Sandro. Salamat sa concern mo, Sandro, pero kilala ko si Pogi. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Pagtatanggol niya kay Pogi. Nawala tuloy ang kaunting feelings niya kay Sandro dahil may ganito palang ugali ang binata. Mapanghusga sa kapwa. Nauna na siyang maglakad papalapit sa bangka. Inalalayan pa siya ni Pogi. Nalingat lang ako, nakikipag-usap na sa'yo yung tsunggo na yon. Hindi niya alam kung matatawa ba siya dahil nakasimangot si Pogi habang nakatingin ito sa kanya. Nagsisilos ka ba? Natatawang tanong niya kay Pogi, ngunit hindi na lang ito sumagot. Inalalayan lang siya nitong makaupo sa bangka. Ano bang nagustuhan mo doon? Mukhang matanda na. Nakasimangot pa rin sabi ni Pogi habang magkatabi silang nakaupo sa bangka. Hindi sila naririnig ng pinsan niya at ni Sandro dahil binubulong lang sa kanya ni Pogi ang mga sinasabi nito. Malakas rin ang tunog ng motor ng bangka kaya hindi sila naririnig ng mga ito. Wala, hindi ko na yan gusto. Really? Napapataas pa ang kilay nitong tanong sa kanya. Oo nga, ayoko na sa kanya kasi nakakilala ka na ng mas Pogi. Napahawak pa sa sariling baba nito si Pogi na parabang gwapong-gwapo sa sarili kaya naman natawa silang pareho. Iyon ang isa sa mga nagustuhan niya kay Pogi. Madali nilang napapatawa ang isa't isa. Ang lakas ng hangin, no? Grabe, may bagyo na naman ba? Pero niya dahil feel na feel nito ang kagwapuhan nito. Well, totoo naman. Lalo itong napangisi at inakbayan siya. Hindi niya sinita ang kamay nitong nakaakbay sa kanya habang umaandar na ang sinasakyan nilang bangka. Pakiramdam ni Athena ay super close na talaga nila ni Pogi. Masaya rin siya dahil nais siya nitong isama sa Maynila. Malulungkot kasi siya ng gusto kung maiiwan siya sa bahay niya. Simpleng t-shirt lang ang suot niya na tinirnuhan niya ng mahabang palda na lagpas sa kanyang tuhod. Samantalang suot naman ni Pogi ang damit ng tatay niya. Isang simpleng white t-shirt at maong shorts. Mukha pa rin itong mayaman kahit pa mumurahin lang ang suot-suot nitong damit.